Hi, hello everyone. Good day to all of us. Today, I have a letter to read from one of my subscribers, Traveler Ramos channel, his dream about snake. So, we talk about this. This is letter I will read. I had a dream, sister. My brother-in-law allegedly visit my sister's house. He sat on the side of the road. The snake bit his hand. That's when I woke up. Traveler Ramos. Hi, Traveler Ramos. Your dream that a snake bit your brother-in-law's hand while he was sitting on the side of the road means that there are people who hate or dislike him. These people are his secret enemies of your brother-in-law. And in the event that he is beaten by a snake, it will come to the point that there will be a trouble between him and your family, and may even lead to bad consequences. My advice to avoid trouble, tell your family not to interfere in their life. They know of how to organize their lives. They have mine, so let them don't interfere their life, okay? At ngayon, pag-uusapan naman natin ang panaginip ni Traveler Ramos channel sa salitang atin. Ito ang kanyang liham, babasahin to. May napanaginipan ako, kapatid. Dumalaw daw yung bayaw ko na hilaw sa bahay ng kapatid ko. Naupo daw siya sa gilid ng kalsada. Tinuklaw daw ng ahas ang kanyang kamay. Nagising ako. Ay, hello, Traveler Ramos. Ang panaginip mo na tinuklaw ng ahas ang kamay ng iyong bayaw habang siya ay nakaupo sa gilid ng kalsada, nangahulugan na may mga taong galit o ayaw sa kanya. Ang mga taong ito ay mga lihim na kaaway ng iyong bayaw. At sa pangyayari na tinuklaw siya, darating sa punto na magkakaroon ng gulo o sakitan sa gitna niya at ng iyong pamilya. Ang maipapayo ko para iwas sa gulo, sabihan mo ang iyong mga pamilya na hayaan na lang sila, wag na pakialaman ang buhay nila. May mga isip na yan eh. Hindi nila yan pasukin ang mga bagay pag-asawa kung hindi pa matured ang ilang pag-iisip. So, wag na kayong makialam kasi sa analisa ko, ang kaaway ng bayaw mo na ito eh, pamilya mo lang eh. At nakahalubilo pa niya itong mga kaaway niya na ito na nagagalit sa kanya eh. Ang pamilya mo ang siyang tutuklaw sa bayaw mo na ito, o siya ang mga lihim na kaaway ng iyong bayaw. Hayaan nyo na sila. Huwag na kayo makialam kasi ang pakikialam kung minsan ang pamilya doon sa mag-asawa, yan ang nakakasira ng buhay mag-asawa. So, hayaan na lang sila. Makialam na lang kayo kung talagang sinasaktan siya, eh diyan na kayo makikialam kasi ibang usapan na yan eh. So, para iwas gulo, ang masasabi ko na lang na hayaan na lang sila.
Okay, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong panaginip. At doon sa mga hindi pa nakasubscribes ng aking channel, kung nagustuhan nyo ang mga usapin natin dito tungkol sa panaginip, please subscribe my channel and click the notification bell upang updated kayo sa lahat ng mga pinag-usapan natin dito. At kung meron naman kayong mga panaginip, pwede naman kayong mag-comment dito sa ating comment section o hindi man doon sa aking Facebook account, the same name sa aking YouTube channel. Sumulat lang kayo sa aking messenger at bigyan natin ito ng pansin. Okay, maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.